Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Binabati ko po kayo ng isang maligayang araw po ng mga puso. At sa araw na ito, bagamat nagse-celebrate po ang marami sa araw ng mga puso, let us all celebrate the goodness and faithfulness of our living Lord. Amen po. Pero bago pong lahat, manalangin po muna po tayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin upang gabayan po tayo ng ating Panginoon. Sige po, ipikit po natin ating mga mata, yung ating mga ulo. Damhin po natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan sa araw na ito, sa kabutihan at katapatan niyo po sa aming lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, pagkat sa kabila po ng amin pong mga pinagdaraanan, na ito po kami, nakikinig po at handa po kaming tumalima, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong mapapakinggan sa umagang ito, O Diyos. Ngunit bago pong lahat, hinihiling po namin, Ama, na ibaba niyo po kami sa pinakamababa. Pakalinisin niyo pong amin pong mga puso at isip upang dumali po ng malaya ang iyong kapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. At higit sa lahat, Panginoon, buksan niyo po ang puso at isip ng lahat po ng taong makakapakinig ng salitang ito, O Diyos. Ito po ay buhat sa iyo, Panginoon, at ito po ay hindi nagmumula sa akin, Panginoon. Ibaba niyo po ko sa pinakamababa upang ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas sa buhay po ng iyong lingkod, O Diyos. At kung ano man po ang balakin pa ng Diablo sa umagang ito, Panginoon, upang gambalain, ang banal na gawain mo, Panginoon, ay sinasaway po namin ito sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa pangalan mo rin, Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan ng iyong banal na gawain sa umagang ito. Pinupuli ka namin, dinadakila at pinasasalamatan at sa iyo pong lahat ng kapurihan sa nag-iisa at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat muli, mga kapatid. At ang araw pong ito ay ang pagdiriwang po ng araw po ng mga puso na tinatawag na Valentine's Day. Amen po. At ang isa po sa elemento po ng tinatawag na Valentine's Day na napakahalaga po ay yung tinatawag na visitation. Amen po. Nasubukan niyo na po bang magbisita o mabisita? Amen. Ano po ang pakiramdam kapag tayo po ay bumibisita sa atin pong mga mahal? Amen po. Siyempre po napakasarap po sa pakiramdam na tayo po ay mabisita ng mga taong mahalaga sa atin. Amen po. At sa umaga ito, mga kapatid, ang text po natin pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa John 3:16 na napaka-popular, mga kapatid. At alam ko pong kabisado niyo po ang verse na ito at babanggitin ko po ito sa English. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Amen po. So, sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po. So, kabisadong-kabisado na po natin ang verse na ito. Amen po. At nabanggit ko po kanina ang term or word na tinatawag na visitation. Kaya ang topic po natin sa araw na ito ay pinamagatang divine visitation. Amen po. So kayo po ba may idea po ba kayo doon sa tinatawag na divine visitation? Amen po. Kung kanina po doon sa tinatawag na visitation, kapag tayo po ay may makaramdaman, amen po, at tayo po ay nabibisita ng atin pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, napakasarap po ng pakiramdam na mabisita. Amen po. Nangangahulugan lamang po, mga kapatid, na mahalaga tayo doon sa mga taong bumibisita sa atin. Amen po. At masarap po na sa kabila po na atin pong mga kapaguran at sa dami po na ating ginagawa sa araw-araw, ay talagang ma-appreciate po natin na may mga taong bumibisita sa atin kapag po tayo may mga karamdaman. Amen po. Pero sa umagang ito, mga kapatid, ibang klaseng visitation po ang atin pong pag-aaralan dahil doon sa visitation po ay idaragdag po natin yung tinatawag na divine. Amen po, or divine visitation. Yun po ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito. So, ano po ba yung divine visitation? Amen? Divine visitation refers to when the heavens and the earth collaborates. Amen po. It is when the heavens decides to show mercy and pay the created, the earth, a visit. Amen po. Ito po daw yung divine visitation daw po ay kung yung ang langit daw po, mga kapatid, ay He paid visit. Amen po. Sa earth na tayo na nilikha, mga kapatid. Amen po. So divine visitation can bring about reconstruction. Amen po. So napakahalaga po ng tinatawag na divine visitation
lalong-lalo na po sa mga mananampalataya. Ano po bang sabi ng Jeremiah chapter 4 verse 23 to 24? Ang sabi po sa Tagalog, pagkatapos ay tiningnan ko ang daigdig, wala itong hugis o anumang kaanyuan, at sa langit ay walang anumang tanglaw. So verse 24, tumingin ako sa mga bundok at mga burol, ang mga ito'y nayayanig dahil sa lindol. Amen po? So, kung makikita po natin doon sa nabanggit na verse sa Jeremiah chapter 4 verse 23 to 24, gaya po ng nasabi natin kanina, that when a divine when there is a divine visitation, amen, reconstruction happens. Amen po. Dahil po ang daigdig ng mga naunang panahon, mga kapatid, ay talagang it is a wilderness, it is a complete darkness. Pero nung ito po ay bisitahin, lagyan po ng divine visitation ng Diyos, ng lahat ng Diyos, nagkaroon po ng tinatawag na reconstruction. Amen? So, yung dati pong madilim na paligid, nagkaroon po ito ng liwanag. Yung dating barren land, it becomes a fruitful place. Ito po yung mundong ating ginagalawan ngayon, mga kapatid. Amen? So, sa Luke chapter 1 verse 78, amen po, sabi po dito, by which the rising sun will come to us from heaven. Amen po? So, dahil po dun sa divine visitation, mga kapatid, amen, nagkaroon po ng liwanag, nagkaroon po ng hugis ang daigdig na ating ginagalawan. Amen po. So sa Luke chapter 1, sabi po ni Zacarias, God brought light by allowing the rising sun from the heaven to visit the earth. And that rising sun visits us every day. Amen po. So, nung sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na let there be light, amen po, nagkaroon po ng liwanag sa ating pong mundong ginagalawan. Sa pamamagitan lamang po ito ng kanyang salita. Amen po. So, yung rising sun na atin pong na-experience every day, amen po, it visits us every day. It is a sign of a divine visitation coming from the Lord. Amen po. Yung buhay po, mga kapatid, na atin pong ini-enjoy araw-araw, it is a divine visitation, kasi po hindi naman po talaga natin kayang dugtungan ang ating buhay. Amen po, ang Panginoon lamang. So, bringing light into darkness, granting us a savior so that we being delivered from the hands of our enemies can serve God in holiness and in righteousness all the days of our lives. Amen po. So, napakahalaga po ng impact ng tinatawag na divine visitation na naganap nung una pa man ng likhain ng ating Panginoon ang ating mundo, mga kapatid. It gives us light into darkness. So when God sent His only Son, when God visits, past promises and prophecies are turned into reality. Amen po. So tangible results are seen. Amen po. So nung nagkaroon po ng divine visitation, mga kapatid, lalong-lalo na po nang ibigay ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang sariling buhay para sa ating lahat, nagkaroon po ng tinatawag na tangible results. And that unfading love of God unto us becomes tangible. Nakikita po natin at naranasan natin every day. Amen po. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon ay nakita po natin sa araw-araw po ng ating pong pamumuhay. Kayo po ba na, nakita nyo po ba sa araw-araw na sa pagising niyo sa umaga, nakita nyo po yung tangible result ng ginawa ng Panginoon sa inyo po, sa atin pong lahat. Amen po. So remember, everything on earth was dark, shapeless. Amen po. But God's power, when He visited the earth, and by His word, He showed love by means of the things that we enjoy every day. So yung mga araw-araw po nating na-enjoy every day, ito po ay tanda ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po. Dahil sa tinatawag na divine visitation. So kung wala po kayang divine visitation na naganap, ano po kayo ang itsura ng daigdig ngayon? Siguro talagang madilim pa rin ngayon. Amen. Wala po siguro tayo sa daigdig kung walang tinatawag na divine visitation. At dahil po sa salita, dahil sa, nung sinabi po ng Panginoon na let there be light, amen po, ang lahat ay nagkaroon ng buhay sa itaas at ilalim ng tubig. Not only that, and amen, when God visited the earth, in Jesus, by His birth, prophecies given hundreds of years before were fulfilled. Amen po.
So bago pa man po ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa Sabsaban, may mga prophecies na po na naganap. Amen po. Ang lahat po ng prophecies na yon ay naisakatuparan noong nagkaroon po ng tinatawag na divine visitation ang langit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Naintindihan po ba natin? Nagkaroon ng katuparan ang lahat ng propesiya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. At ang lahat po ng mga magaganap ay may isasakatuparan po sa muling pagbisita ng ating Panginoon in the future. Amen. And that is not because He just wants us to deliver us from our enemies. Out of love to us, kaya ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Yun po yung pinakamahalagang, alam niyo po, nung binisita po tayo ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po siya nag-visit, amen, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa ating lahat. So, divine visitation is the answer to every form of frustration and stagnation in your life. Amen po. Every divine visitation always culminates in supernatural manifestation. So, when God steps into any difficult situation in your life, His mighty acts, signs, and wonders are possible. Amen. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid, that when divine visitation happens, amen po, every form of frustration sa atin pong buhay ay nawawala. Kasi when there is divine visitation, ito po ay nagre-resulta sa isang tinatawag na supernatural manifestation. Amen? Kasi yung supernatural manifestation po ay hindi po kayang gawin ng tao. Ang Diyos lamang po ang nakagagawa ng bagay na iyon. So, when God acts in a supernatural manifestation or in a supernatural form, amen, everything is possible. Amen? Kaya magtataka ka, mga kapatid, no? Nung tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, when God restores our lives, amen po, yung dating buhay po natin, yung dating kinaugali ang attitude po natin ay nawawala. Why? Kasi we are being transformed into a new being. Amen. So, yung dating ikaw ay hindi na ikaw, ikaw ay bago na. It is because the Lord visited your life. Amen po. So, ano po ba yung mga iba't ibang resulta pa ng divine visitation? Amen. When the divinity decides to visit humanity, there are some evidences it produces. Amen. And these evidences are what we call the result. Amen po. Ano po ba yung mga nagiging resulta nung sa tinatawag na divine visitation? Halimbawa, pag kayo po, sa atin pong sariling buhay, amen po, ano po ba yung nagiging resulta nung tanggapin po natin ang ating Panginoon? Amen? So, the results of divine visitation includes, number one, a supernatural manifestation. So, divine visitation always bring supernatural manifestation. Amen? Naranasan nyo na po ba yung tinatawag na supernatural manifestation? Ito po yung bagay na ikaw mismo, dating meron ka pero biglang nawala. Amen? Unexplainable po siya. Yung akala mo ay hindi pwedeng matanggal sa'yo pero tanggal. Amen? When divine visitation happened in your life. So when God steps into any difficult situation which human beings thought are impossible, miracles, signs, and wonders follow. Amen? Nakakita na po ba kayo ng miracle sa buhay ninyo? Amen? Yung ikaw nga lang, mga kapatid, makita mo yung pagbabago sa buhay mo, amen, ay isang miracle na sa Panginoon. Amen? Amen. So, letter B, there is restoration. There is also salvation. There is fruitfulness, deliverance, and healing. Amen. Manifestation of the glory of God. Ito po yung mahalaga, mga kapatid. When there is a divine visitation happened in your life, nagmamanifest po sa itsura mo. Amen. Sa buhay mo yung glory of God. Amen. So, sa'yo na na-visit ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, amen, nagmamanifest po yung glorya ng Panginoon sa'yo. Amen. Yung nagkakaroon ng kaaliwalasan ng iyong pagmumukha mo lang, makikita mo na maaliwalas. It's because you are manifesting the glory of God sa buhay mo. Amen. For there is victory and miracles. Amen. And
Another form, mga kapatid, ng resulta ng tinatawag na divine visitation is also, there is judgment on the wicked. Amen? So, divine visitation of God can also release judgment on the wicked as seen in the following situations. Amen po? So, nung there is a divine visitation nung pang mga panahon po ng ating sa lumang tipan, amen po, there is judgment on the wicked doon sa Sodoma at Gomorrah. Amen po? There is also, it's because it was visited by the divine visitation of the Lord. Amen? Noon pong sa Egypt, amen po, yung Egypto at saka yung Pharaoh, amen po, there were a judge, amen? There were judged by the visitation from the Lord. Amen. Ito po yung pinakamahalaga, mga kapatid, na nais po ng Panginoon sa ating lahat na maunawaan natin sa umagang ito, which is very important. Amen po. Gusto po natin maranasan yung tinatawag na divine visitation sa ating pong sariling buhay. Kasi nga, when divine visitation happens in our lives, amen, nagkakaroon po ng tinatawag na restoration. At paano po ba natin ipoprovoke yung tinatawag na divine visitation sa atin? Sa kasalukuyang panahon po natin. Brother Roger, paano ko kaya mapapakilos ang Panginoon sa buhay ko sa mga panahon na gaya nito na talagang nasa mahihirap po tayong sitwasyon? Amen? How to provoke divine visitation? So, ano po ba yung ibig sabihin ng provoke? So, to provoke means to incite into action. To arouse or activate into action. To annoy a person into taking action or to stimulate into action and to activate. So, sa madaling salita, paano mo mapapakilos ang Panginoon sa buhay mo? In short, amen? Paano mo i-activate yung power na meron ka para mapakilos ang Panginoon sa buhay mo? Amen? So, there are many ways to provoke divine visitation. So, but the Lord will tell us today the easiest way. Gusto mo pong malaman yung easiest way. So, the most available way for us to provoke divine visitation from the heavens that you can do at home or by yourself. Amen? Ito, practical ways po. Amen? Sa araw-araw po nating buhay, lalo na tayo po nasa kalagitnaan ng pandemic, how are we going to provoke divine visitations coming from the Lord? So, we shall be looking at four of those ways by which we can provoke divine visitation. And this includes number one. Amen po? Alam kong kayang-kaya mong gawin ito para ma-provoke yung divine visitation ng ating Panginoon. Number one is praise. Amen? Napakahalaga po ng tinatawag na praise. So, in order for you to provoke divine visitation from the Lord, you should know how to praise. Amen? Sa Gawa chapter 16 verse 25 to 26, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga hindo at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nainig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Amen po. So, gaya po ng sabi ko kanina, how are we going to provoke the divine visitation from the Lord in the most practical way? In the easiest way or on the available ways that we have right now. Amen po. Number one is praise. Sa Acts chapter 16 verse 25 to 26 po, binabanggit po dito na si Pablo at si Silas po ay nasa loob po ng bilangguan. Amen po. So in order for them to be visited by the Lord, in order for them to feel the divine visitation coming from the Lord, ano po yung ginawa nila? Sila po ay nagpuri sa pamamagitan po ng panalangin, umawit ng mga himno. Amen po. Sa loob po yan ng bilangguan. Amen po. Kaya kahit nasaan po tayo, nasa looban po tayo ng ating pong mga tahanan, we can do praise. Amen. We can worship the Lord on the most possible way that we know. Amen. Para po maranasan natin yung tinatawag na divine visitation. So, makita po natin na si Paul at si Silas po, they organized a music praise which was attended not only by their fellow prisoners, kasi po nung sila po yung maawit sa loob ng bilangguan, hindi lamang po yung mga prisoners, mga kapatid, ang nakakapakinig ng kanila pong pagpupuri sa Panginoon.
Alam niyo po ba, pati po yung mga gwardiya na nagbabantay sa kanila ay na-convert na maging Kristiyano at that time. Amen po. At ang pinakamahalaga po mga kapatid, habang sila po ay umaawit, amen po, the Holy Presence of God visited them. Amen po. The Divine Presence of God visited them inside their prison cell. At kaya po nung time na sila po ay nagpupuri sa ating Panginoon, anong po nangyari? Nag-iba daw po yung pundasyon, amen po, ng kanila pong bilangguan. Literally, amen po. So sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, if we do praise, pag po tayo po ay nagpupuri sa Panginoon mga kapatid, ginigiba po natin yung muog, yung pagitan, yung wall, mga kapatid, na inilalagay ng demonyo sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya kung mapapansin mo, no, pag tayo po'y pumasok sa isang tahanan, may mararamdaman kang minsan na parang there's something in this house. Amen po? Mararamdaman mo minsan na parang maluwag naman yung bahay, pero bakit parang napakasakit, napakasikip sa pakiramdam? Amen po? So, isa pong ways para po tayo ay makapagpuri sa Panginoon nang tayo lang, mga kapatid, is mag-play po tayo ng mga praise and worship songs. Amen po? Kasi po, isa po yan sa mga kinatatakutan ng mga demonyo. Nabibingi po sila dyan kapag tayo po ay nag-play ng praise and worship songs. Lumalayas po sila sa loob ng ating mga tahanan. What more po sa ating pong pangangatawan, amen po, sa ating pong physical body, when we do praise, amen po, tumatalsik po ang lahat po ng gawa ng demonyo. We are breaking the walls na nilalagay po ng mga demonyo sa atin. Why? Because mararamdaman mo kasi yung presence ng Panginoon when we do the praise. Amen? And one of the things that provoke the hand of God for a speedy intervention is praise. Amen po? So number one po yon. Do you need a speedy intervention of the Almighty in your own matter today? Amen po. So, you need to have or you need to learn how to praise God. Amen. Napakasarap po at nakakaaluwan sa pakiramdam kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen. Because when you worship the Lord with all your heart and with all your soul, mararamdaman mo na bigla na lamang tumatayo yung mga balahibo mo sa katawan. Why? The Lord is visiting you. And that is the divine visitation coming from the Lord. Amen? So number one is praise. Number two, mga kapatid, is prayer and fasting. Amen po? Ito po ay practical way. Maaari po natin gawin sa ating pong mga tahanan. Amen po? Number two is prayer and fasting. So sa book of Daniel chapter 10 verse 2 to 3, ang sabi po sa book na ito, sa Daniel chapter 10 verse 2 to 3, noon, akong si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa. Amen? 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain. Ni hindi tumikim man lamang ng karne o alak. Ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Amen po? So imagine po yung pakiramdam po ni Daniel na 3 linggo na po siyang nagluluksa. 3 linggo na rin daw po siyang hindi kumakain ng masarap. 3 linggo na rin siyang hindi tumitikim ng kahit na anumang karne. At ni hindi naglalagay ng langis sa aking ulo. Siguro 3 linggo rin hindi naligo si Daniel at that time. So can you imagine mga kapatid yung ginagawa ni Daniel na pagpa-fast? When we say fasting kasi mga kapatid, it is a form by which we are separating ourselves doon sa mga bagay na ini-enjoy po ng ating pong mga ng ating laman. Amen po. Halimbawa po, napakahilig mo sa kape, halimbawa, no? Kapag tayo po ay nagpa-fasting, you are separating your body doon sa mga bagay na gustong-gusto nito. Amen po? So, si Daniel po ay nasubukan pong mag-prayer and fasting. So, makita po natin sa verses na ito, kung babasahin po natin from verse 1 to 10, we will see how Daniel attracted an angelic visitation through prayer and fasting. Amen? God responds faster when we add fasting to our prayers. Take note this mga kapatid, no? God responds faster when we add fasting to our prayers. Maari po tayong manalangin mga kapatid nang hindi nagpa-fasting o nag-aayuno. Amen po? Pero hindi po tayong pwedeng mag-fasting na hindi nananalangin. Tandaan po natin yan. Pag ginawa po natin ang fasting na hindi nananalangin, hindi tayo nagpa-fasting. Nagda-diet po tayo doon. Amen? Diet po ang tawag doon, hindi fasting. So mag-asawa po yan. O laging magkasama. Ang prayer ay pwede mong gawin. Amen po. Kahit na walang fasting.
Pero ang fasting ay hindi mo kayang hindi mo pwedeng gawin ng walang panalangin. Lagi pong magkasama yan. Amen? Pero pag sinabi mo nagpa-fast ako kasi hindi ako makain, hindi ako umiinom ng kape, gustong-gusto ko ng kape, pero hindi ka naman nananalangin, mga kapatid, baka nagda-diet ka lang. Amen po? O kaya gusto mo lang pagandahin yung kutis ng yung balat. So, fasting can be said to be a sacrifice that attracts God's divine presence. So, when we put fasting on our prayers, amen po, it is a fastest way for you to be, for you to attract God's divine presence. Amen po. So, lagi pong magkasama yan. Number one, una yung praise. Number two, yung prayer and fasting, mga kapatid. Number three, which we can do at home and which we can do by ourselves. Number three is walking in holiness and purity. Amen po. So, walking in holiness and purity. Madali po bang gawin ito? Amen po, yung you are going to walk in holiness and in purity. So, sa Hebrew chapter 12 verse 14, ang sabi po dito, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen? Sa Tagalog po, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Amen? Baka mamaya, habang nakikinta, baka may kaaway pa tayo at the moment. So, sabi ng Lord, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Amen? No one can see the Lord. You won't be able to see the Lord kung hindi daw po tayo banal. Wala po, at hindi tayo pure sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ako nagsasabi nito, ang Bible po nagsasabi nito. Sabi po dito, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Ano po yung uri ng pamumuhay na dapat natin gawin? We should live in holy and pure life. Amen po. Sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ikaw ba? Are you of pure heart? Amen. Sa Psalms chapter 24 verse 3 to 4, God can only be seen when our hearts are pure and our hand clean. Amen po. So, dito po, amen po, hindi lamang po kamay ang sinasanitize natin. Amen po. Kailangan din po nating isanitize yung ating pong puso at kaluluwa. Kasi, sabi niya, God can only be seen when our hearts are pure and our hand clean. Amen? And one form of sanitizing our soul, our heart, is when we talk to God. Amen? Amen? So, holiness is simply to live godly. Amen? Napakadali pong sabihin ito, pero napakahirap gawin. Amen? Holiness is simply to live godly. Amen? Being in right standing with God. Holiness is the attribute of God. Therefore, to be holy means to live godly. So, if you want to live holy, you need to live in godly form. Amen po. Yung hindi naman po natin talaga kayang gawin yung ginagawa ng Diyos. Ang ibig sabihin po na ating Panginoon dito, mga kapatid, ay manatili po tayo na malapit sa presensya ng ating Panginoon. Kung alam po natin na yung gagawin po natin ay magkakasala po tayo, lumayo na po tayo sa pagkakasala. And for that reason, to provoke a divine visitation, we must live holy. Amen po. Kaya mapapansin mo, mga kapatid, no, because of divine visitation that happened in your life, yung mga dating ginagawa mo ay hindi mo na ginagawa ngayon. Kasi you are trying to live in a holy life. Amen. Number four, exercise faith. Amen. Exercise faith. The Bible recorded in 1 Kings chapter 18 verse 4, and Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Amen po. Sa Tagalog, sinabi po ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom, naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Amen? So, one of the ways to provoke God for a speedy intervention is through faith. Amen? You won't be able to feel the divine visitation of God without faith. Amen? Amen po. Kaya nga tayo kaya ka nakakapag-praise. Kaya ka nga nakakapanalangin at nakakapag-ayuno. Kaya nga you are trying to live a holy and faithful life because of your faith. And you won't be able to provoke to provoke God's visitation in your life if you do not have the
the faith. Amen po. So in scripture passage above, Elijah exercised a violent kind of faith. He told Ahab that there is going to be rain in abundance when there was no sign of rainfall. Amen po. Dito po kasi sa, kung mabasahin po natin ang passage na ito, sila po ay humihingi po ng ulan galing sa ating Panginoon. Amen po. Sila po ay nanalangin at nag-ayuno. Amen po. At pinapakita po nila sa ating Panginoon yung kanila pong pananampalataya. At si Elijah po, during that time, amen po, napakaliwanag po ng kalangitan at napaka, wala pong sign na uulan. Amen po. Pero si Elijah po, ang sabi po niya kay Ahab, amen po, kumain ka na at uminom sapagkat nakikita ko at nararamdaman ko na uulan. Amen. So si Ahab po, nagtataka siya na bakit nasabi ni Elijah na uulan ng napakalakas samantalang yung kapaligiran ay walang sign na uulan. Amen. Why? Bakit po ang isang Elijah na nasabi po niya na uulan? Amen po. Samantala ang buong kapaligiran ay napakaliwanag and there is no sign of rain. Amen. Why? A man of faith sees beyond the ordinary. Amen po. Yun po ang nagiging resulta kung ang isang taong mananampalataya, mga kapatid, he sees beyond things. He sees with the eye of the supernatural. Amen? He sees possibilities in the midst of impossibility. Yun po ang naganap. Yun po ang nangyari kay Elijah, mga kapatid. Nakita po niya ahead of time na uulan po, mga kapatid. So, he foresee the things ahead of it. Advance mag-isip ang taong mananampalataya. Amen? So, faith can be described as a belief in or a confident attitude towards God, involving commitment to His will for one's life. Amen po. Kasi pag tayo po may tinatawag na faith, you have the kind of attitude or you have that kind of confidence na gagawin ng Panginoon ng kanyang pangako. Amen po. Tayo pong bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dyan po tayo nabubuhay. Amen. Sa ating pong pananampalataya. Kahit po tayo ay nasa kalagitnaan po ng pandemic, kahit tayo po ay nasa kalagitnaan na ang ating pong sitwasyon sa buhay ay mahirap, still, we are capable of thinking positively because of our faith. Why? Kasi we foresee things sa mga nangyayari sa atin ngayon, we are capable of seeing positive things beyond our situation. Amen po? Minsan nga po, we are capable of thanking God pa nga sa mga bagay na napakasimple lang. Kasi hindi man tayo mayaman na mayaman, pero at least nakatulog po tayo ng maayos ng 8 hours every day. Amen po? So, at nakakaraos po tayo araw-araw, hindi dahil sa atin pong mga sariling lakas, kasi umaasa po tayo sa pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Amen? So, according sa Hebrew chapter 11, faith was already present in the experience of many people in the Old Testament as a key element of their spiritual lives. Tandaan po natin, no? One of the main element of our spiritual lives is our faith. Kasi ang faith po ang nagbibigay buhay. Siya po yung bumubomba sa atin. Siya po yung nagpupush sa atin na gawin yung bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi, di ba, wala naman po tayong sinasahod na sa ginagawa natin para sa Panginoon. Ang lahat po ay ginagawa po natin out of our faith. Amen? Kasi sa atin bilang mananampalataya, no? Alam po natin na ang lahat po ng ating ginagawa ay kulang na kulang pa. Amen po? So, kahit wala po tayong sahod, kami po naghahayag ng salita ng Panginoon. Wala naman po kaming sinasahod dito. Amen po? Pero dahil sa faith na inilagay po ng Panginoon sa amin pong mga puso, nandun po yung kagalakan sa paglingkod sa Panginoon. Amen po? At yun din po yung naranasan ng mga nauna sa amin. Amen po? Nauna po sa atin. Sina Abraham, sina Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. Amen po? They all lived by faith. Amen po? At yun din po ang ating pong nararanasan araw-araw. So, faith makes us to be confident that what God promises, He is able to fulfill and makes us to believe in the testimonies about God. So finally, faith is part of the Christian life from beginning to end. Amen? It is the instrument by which we receive divine visitation. Amen? Kasi you won't be able to experience divine visitation without faith. Amen? Maniniwala ka, kailangan mong maniwala muna for you to experience it. Ganun po yung kwan eh, yung formula. You need to believe first before seeing it. Amen?
Faith is one of the important keys to unlocking the supernatural realities. Amen? If you must access the supernatural realities, there must be an exercise of violent faith. Amen po? As we mark our season while we celebrate God's love in the middle of this pandemic, mga kapat, biruin mo, we are capable of celebrating pa the Valentine's Day in the middle of this pandemic. Let us all get together in faith by provoking the divine visitation of God's presence in our lives. Amen? Dito po sa Korea, wala po kami mga Sunday service pa or gathering sa church. Amen po? Pero I am encouraging everyone, sa lahat po ng nakakapakinig ng salitang ito ng ating Panginoon, I am encouraging everyone that we should provoke the divine visitation of our living Lord sa ating pong buhay, araw-araw, kahit wala po tayong mga services. Amen po? Kasi we can do those things, mga kapatid. Available yan. We can praise, we can pray and fast, we can try to live a holy and fruitful life. Amen po. And we should exercise faith. And what you are doing right now, yung makinig ka lamang ngayon habang nagsasayit ang Panginoon, you are exercising your faith. Amen po. Kasi wala naman pong ano yun, hindi naman lahat po ng tao ngayon nakasama mo diyan sa bahay ay interesadong makinig. Amen po ng salitang ito. Amen. But because you are exercising your faith, amen, you are demonstrating your faith by means of listening. So di po natin kakayaning mairaos yung araw-araw na wala pong tulong ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Actually, kahit hindi naman po natin hingin sa Panginoon yung pag-iingat, yung protection ng Lord para sa ating lahat, ay kusa po niya ibibigay yan para sa atin. Amen po. Ipinagkakaloob ang bagay na yan kahit hindi po tayo karapat-dapat. Why? Because out of His love for us. Amen po. Hindi naman po hinihiwalay ng Panginoon yung mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Amen po. Lahat po kung ano po yung nare-receive ng mga mananampalataya, ay siya rin pong nare-receive ng mga hindi mananampalataya. Amen po? Yun nga lang po, iba-iba po tayo ng ways on how we are going to live our lives. It is time for us to boldly declare the Lordship of Jesus our King. Amen? It's time for us to pray for God's special visitation. Amen? It's time to live holy and time to exercise violent kind of faith. And if we do this, God Himself shall visit the earth for our sake this season. Amen? So remember, Jesus is coming back again. Amen po? And that is one thing that we are looking forward. Kasi once na-visit na po tayo ng Panginoon in His physical form, amen, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. And there's also one promise, amen, that there will be, amen po, a divine visitation that will going to happen in the future. Amen? So remember, Jesus is coming back again. So remain ready and help others to be ready also. Paano po natin maihahanda ang atin pong mga sarili sa muli pong pagbisita ng atin pong Panginoon? Ang sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Amen? Unang-una po ay pagsisihan at talikuran ang inyong mga kasalanan. At pangatlo po ay magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Magpabautismo daw po tayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen po. So paano po natin gagawin yan? Amen. So sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyong magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Amen. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Amen po. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuroan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Naniniwala po ba tayo doon na si Kristo'y namatay sa atin pong mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan? Amen po. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Naniniwala po ba tayo doon na inilibing siya at nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan? Amen po. Amen po. So, kapag po tayo ay naniniwala, amen, sa bagay na iyon, yun po ang nagiging saligan ng ating pong pananampalataya. Amen? Amen po.
And speaking of visitation po, lalo na po sa ating lahat ng mga kapatid ko dito sa Korea, I mean po, nawa po ilawakan po natin ng kaunti ang ating pong pangunawa sa kalagayan din po na ating pong pastor. Amen po. Huwag po nating kasama ng loob. Amen po na yung kawalan ng tayo ng ating pong pastor na bisitahin po tayo. Kasi po, kung totoo lang sa in reality, dapat po, sa dami po natin, dapat sana tayo ang bumibisita sa kanya, sa Seoul. Amen. Lalo ngayong bakasyon. Amen po. Pero unawain po sana natin, amen po, na mag-isa lang po yung pastor kung ikukumpara sa bilang po nating lahat. Amen po. At ang kalagayan po ng ating pastor ngayon, wala po siyang day off pa. Amen po. So, wag po natin ikasasama ng loob na hindi tayo nabibisita ng ating pastor. Amen po. Baka mamaya nagbibisit siya, tayo pang walang time na magpunta sa kanya. Amen po. So, sabi ko nga po kay Pastor, ahead of time po magpasabi po kayo sa akin para po masabihan ko rin po yung mga kapatid na magbibisit po kayo sa akin. It is not a divine visitation coming from our pastor. Amen. It is a physical form of encouraging us, mga kapatid, na amen po, hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin laging pastor, ang ating pong pastor. At higit sa lahat, kasama po natin ang ating Panginoon sa araw-araw po na ating nararanasan. Amen po. So muli po, binabati ko po kayo ng isang maligayang araw po ng mga puso. Kapag tayo po yung magdi-date, mga kapatid, mag-ingat po kayong lahat. At nawa ay sumainyo po ang protection at pagpapala ng ating Panginoon. All glory to God.